Good day mga ka-Speedy. Mag-unbox tayo ngayon ng mga in-order ko sa Lazada na tawag dito. Cleat shoes, tapos yung heart rate sensor, yung XOSSG Plus na speedometer yon, at saka speed and cadence sensor. So, eto siya. Ayan. Ano to, chineck out ko siya nung Lazada birthday sale. Kaya ano, maka-discount tayo. Total niya is nasa 5,600 ang pagkakatanda ko. Pero nagkaroon ako ng voucher tsaka mga discount, free shipping, ganun. Naka-discount ako ng halos 700 pesos. Kaya malaking discount ang nakuha. So, simulan natin dito sa eto, itong maliit na to. Alaman nito is yung XOSS by Computer G Plus Wireless GPS Speedometer Waterproof. Yun. Tapos, next is yung isa pa yung Magin Mover H64 Heart Rate Monitor. At saka yung Magin 210 Mover Speed and Cadence Sensor. Yan. Buksan natin siya. Mga tayo bumitin. Sanitize daw natin. Okay, virus. Unahin natin ito. Feeling ko ito yung bike computer. Ayan. Actually, meron ako nito. In-order ko lang to para sa Juwa ko. Kasi meron siyang sinalihang race. Yung sa Active Woman. Malakas kasi yun. So, ito. Ayan. Ito na yon, yung XOSS na bike computer. Meron ako nito. Gantong-ganto rin. November ko siya binili. Hanggang ngayon, okay pa naman siya. Ito guys, yung XOSS bike computer. Open natin siya. Kung ano yung mga kasama niya sa loob. So, yun, open. Yun. Siyempre, unang-una, kasama is itong pinaka-unit niya, head unit. Kita ba kita? Yan. Tapos, meron siyang mount para sa stem or handlebar ng bike. Ayan. At saka yung dalawang rubber band niya. Yung pang mount mismo sa handlebar or sa stem. Tapos, meron din siyang charging cable. Cable lang. Wala siyang charger mismo. Kasi yung head naman ito ng charger, kahit ano pwede gamitin nyo. Basta USB type lang siya ganito. Yan. Tapos, meron din siyang user manual. Ito, user manual niya. Hindi ko nababasahin kasi mahaba-haba yan. Pero, research nyo na lang. Or kaya lalagay ko yung link sa ilalim kung ano yung mga features ng. Tapos, meron dito nakalagay eto. Nandito rin yung mga ano niya. Yung parts sa monitor. Tapos, ang specification niya is Smart GPS yung name. Tapos, XOSS G Plus. Tapos, ang input niya is 5 volts. Ang battery niya is 300 milliampere. Tapos, ang product weight is 52 grams. Tapos, ang battery life niya is 25 hours. Kung dire-diretso mo siyang gagamitin. Waterproof niya is IPX7. Meron din siyang ANT Plus sensor support. Yung sa speed sensor, heart rate monitor, cadence sensor, speed or cadence sensor. Yun lang naman ang laman nitong XOSS G Plus. Next is itong heart rate monitor at saka yung speed and cadence sensor. Ito natin. Ito.
Ang kinuha ko palang brand ng heart rate monitor at saka ng speed cadence is yung Magin, ewan ko kung pronunciation dyan. Ano siya, ano naman siya, nag-research ako, compatible naman siya dito sa XOSS G+, compatible daw itong dalawa na to. Siyempre, bago tayo bumili ng item, mag-research muna tayo para hindi tayo mabudol. Mga mamaya, bili-bili ka, hindi mo ano paano gamitin. Itong Magin Heart Rate Sensor. Ang laman niya is, siyempre, ito yung heart rate, yung belt niya, yung strap. Open natin. Ito yung strap. Ayan. Ito yung strap ng heart rate monitor natin. Tapos, together with the bags is yung itong pinaka-head unit ng heart rate sensor. Yan. Ito yung pinaka head unit ng heart rate sensor. Yan. Blogger. Tapos dito makikita mo sa likod, yan, ito. Dito nakalagay yung battery niya. Pag i-open mo siya, igaganyan lang siya, oh. Easy open lang siya. Yan. Tapos may kasama na siyang battery. Oh, may kasama siyang bago. Ba't wala siyang insulation? Yun lang. Wala siyang plastic dito. Sana hindi pa lobat yung battery nito. Yun lang. Pero check na lang natin mamaya. Yan. Tapos ganito siya. I-connect mo siya dito. Ganyan yung pag-connect niya sa heart rate monitor. Heart rate monitor, syempre, para mo-monitor yung heartbeat mo or heart rate niyo. Kasi sa pagbabike, hindi lang naman sa pagbabike, pang maximum na heart rate para sa katawan natin is 220 minus your age. For example, ako, 25 years old. 220 minus 25 is 195. So, ang maximum heart rate ko lang is 195. Siguro, pag na-reach ko yung 195 na heart rate na yun, possible na hapong-hapo or pagod na ako nun. Advice ko lang sa mga ganun, kung makaramdam na kayo or umabot na sa ganun yung heart rate nyo, ipahinga nyo kasi baka mamaya may mangyari yung hindi maganda sa inyo kasi syempre puso yung pinag-uusapan natin dito. Kaya yun lang advice ko. Tapos, din yung gamit ng heart rate sensor natin. Next natin is yung ito, yung speed and cadence sensor. Dito, ang laman niya is, open natin. Ang laman niya is ito, yung pinaka-sensor. Tapos, merong user manual. And then, ito, yung rubber band. Yung rubber band niya, meron siyang maliit at saka malaki. Yung malaki, para siya, ito to, para siya doon sa hub para sa gamit ng speed na sensor. Tapos ito namang maliit para sa crank arm, para ang gamit niya is yung cadence sensor. Tapos meron din siyang rubber yung sa likod ng sensor natin para hindi magasgasan. Tapin natin. Ito yung pinaka sensor natin. Itong Magin sensor. Tapos, para malaman natin kung ano ang naka-activate, kung speed or cadence sensor, meron siya ditong ilaw. May ilaw siya dito. Kapag green ang nakalabas,
ang lumabas is ayan, green. Green yung lumabas. Ayan, kapag green yung ilaw, ang naka-activate dyan is yung speed sensor. Kapag naman red ang lumabas, ayan. Kapag green pa din, sorry. Ayan. Kapag red ang lumabas na ilaw, ang naka-activate dito is yung cadence sensor. Ayan. Yung cadence sensor, dito makikita mo sa, tawag dito, sa XOSS monitor mo, yung RPM, yung pag-ikot ng paa mo sa pedal. Tapos yung speed naman, yun yung kung kano nakabilis, kung kano kabilis yung takbo mo. Kaya eto, siguro gagamitin ko to sa cadence sensor kasi yung etong XOSS GPS na to, or G+, is ano siya, GPS siya. So natatrace niya kung ano yung speed mo kahit wala ka ng sensor. Kaya ang gamit nito is yan, mapapagsync mo tong dalawa na to dito sa isang sa unit na to. Yan, dito. Makikita mo dyan yung itong heart rate, tapos yung cadence mo habang tumatakbo. Ito pala yung item na to. Ayan, makikita nyo sa screen kung magkano. I-screenshot ko na lang. Yan, so yan. Tsaka kung saan shop ko siya binili. Next is ito. Ang laki to. Yan. Cleat shoes. Dalawa to cleat shoes. Tigay sa kami. Couple yan. Pero importante naman yan yung item. Open na natin ito. Wow! Yun, ito. Dalawa yung binili ko. Yung isa is pareha siyang pang MTB, pareha siyang pang mountain bike. Kaso ang difference niya, itong isa, tanggalin natin sa plastic. Yan, ganda oh. Ito. Mukha siyang cleat shoes. Yan, mukha siyang cleat shoes. Pero wala siyang cleats sa ilalim. Ano lang siya, tawag dito. Yung ganito lang siya, rubber lang siya. Para bang pamorma na din. Tinan. Maganda siyang pang ano, pamorma. Tapos, kagandahan pa nito, naka ano na siya, nakabowa na siya. Ito. Yan, pit-pit lang. Tapos, pagluluwagan, atakin lang. Tapos, ganda na. Yan, ganda oh. Ito yung sa kay Jowa. Yan. Kasi ayaw niya mag-cleat shoes. Kaya ito yung binili natin. Yung price nito, yan, lalagay ko lang din sa screen. Yan, kikita nyo. Mura lang yan. Yan na, dalawa. Siyempre, dalawa. Dalawang pa. Yan na. Ganda. Ito naman yung para sa akin. Ito. Ang ganda. Oh, ganda. Para saan ito? Ah, dito. Okay. It's... Ito naman yung para sa akin. Meron na siya. Cleat shoes naman talaga siya. Ito yung cleat shoes talaga. Ayan. Ito yung ilalim niya. Dito. Pang mountain bike lang siya. Ganda. Parehas na parehas kami ng design. Ito. Ayan, ito yung sa kanya, ito yung sa akin. Ayan, diba? Couple shoes. Tapos ayos naman sa akin sa malayong biya. Ayan, oh. Oh, ganda oh. At yung presyo nito, papost ko lang din. Ipipaste ko na lang dyan. O, i-screenshot ko na lang. Pati yung shop kung saan ko siya binili. Hmm.
Tapos mayroon siyang kasama dito, yung parang tantuko ko data ito. Ito yung pang-open nyo. Pang-open. Tama ba? Okay. Ano yung pansikip niya? Ayan. So, yun ang nabili ko. Lahat nung Lazada birthday sale. Ayan, dalawang sapatos. Ayan. Tapos, itong Majin speed and cadence sensor. And then, itong heart rate sensor. Ayan. At saka, itong XOSS na speedometer or bike computer. So, yun na. Lahat nung napamili ko, kasama na yung sapatos, yung cleats natin. So, ilalagay ko na lang yung total at saka yung link kung saan ko nabigay, nabili. Ilalagay ko na lang sa link sa description below yung mga link kung saan ko siya nabili. And then, yun. Lahat na to. So, thank you guys kung nag-enjoy kayo or may natutunan or yun, kung may natutunan kayo sa mga sa pag-unbox natin nito, lalo na dito sa heart rate, importante talaga. Ito kasi yung dalawa na to, hindi lang to pang morma pag binili mo. Syempre may ano din yan, may tayo dito, may pakinabang din sa pag-ride mo, lalo na kung long ride or sa mga gustong kumarera ba, ganun. O mga nagte-training yan, nag-ensayo, makakatulong yan. So, yan lang guys, hanggang dito na lang. Thank you. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe and like niyo na rin tong comment, ang like niyo na rin tong video na to. Kung maaari, share niyo na din para mas dumami tayong dumami ang ating subscribers. Comment kayo kung may mali ba ako sa na-review ko or mga info na sinabi ko. Tapos kung may gusto pa kayong ipabili, joke lang. para i-unbox natin. So, yun lang, comment lang. Bye-bye. Thank you. Special shoutout nga pala sa ka-speedy natin si John Ace Malapat na nag-edit ng ating intro. Kung nakita niyo yung intro natin, siya nag-edit ng malupit na intro na yon. Thank you, John Ace.